So yun, magandang araw sa inyo mga asama here in abroad. Mga asama, hulaan nyo kung nasan tayo ngayon. Yan ang mga clue, yung mga puno. So sa mga hindi po nakakalam, tayo po ulit. Nandito po ulit tayo sa Tinaguriang, last lang ng Maynila, ang Aroseros Park. Tanggalin ko po muna, wala naman akong katabi. So yun, tinanggalin po muna para makapag-bigkas po sa inyo ng maayos. Mga asama, tayo yung nakabisita ulit dito after 5 months. Ang huling bisita po natin dito is nung January pa. Ngayon pong nakakabalik na tayo ulit ng Maynila, at ako po yung nagmotor para po social distancing pa rin. Naisip ko po na bisitahin ulit itong kaisa-isa natitirang kagubatan sa puso ng Maynila, itong Aroseros Park, mga kasama. At meron nga pong ginagawa rito, dugtong nung ginagawang Pasig River Esplanade diretso. So yung mga kasama, nakakamiss lang itong lugar na ito, yung nga napaka-presko pa rin nung lugar dito. So yung mga kasama, bago tayo magsimula sa ating paglalakad, shoutout portion po muna tayo sa ating mga loyal subscribers. Shoutout po kay Sir Alinor Kamal. Shoutout din po kay Sir Jake Agoo. Shoutout sa iyo Sir Sir Diego Calao Linan from Toronto, Canada. Sir Diego, at regards po sa inyo dyan sa mga taga Canada, sa Toronto, yung mga kasama po natin, mga kababayan natin dyan. Ingat po palagi kayo. Shoutout po kay Sir Joseph Bolivar Bolivar. Shoutout po kay Ma'am Edralyn Passion or Passion. Ma'am Edralyn Passion. So kayo pong lima mga kasama, maraming salamat po sa suporta. Keep safe po palagi, ingat po palagi, at tiwala't malasakit. God first mga kasama. Masama, lakad na tayo. Pupunta na natin yung mismong riverside na itong Aroseros Park. Masama, yun nga, nakakatawa. Ito pong lugar na to is pinrotektahan na ni Mayor Isko. Gumawa na po siya ng executive order sa lokal na gobyerno ng Maynila na po pumuprotekta po rito. Hindi na po pwede itong gawing, hindi po ito pwedeng gawin pang mga gym na pinlano po ng mga nakarang administrasyon. Sisirayan pa itong kahuli-huli ang kagubatan sa Maynila, masama. So ito po. Masarap po na po maglakad. Ito na po, rinig nyo na yung sound ng mga bulldozer at mga backhoe. Kasi nga po, tuloy-tuloy pa rin yung construction dito kahit may crisis. Ayun mga kasama, ito papakita ko sa inyo. So yung mga kasama, yan, may pasok na rin po yung yung DepEd po kasi ito eh. Yan, nagre-report na yung mga kasama, mga teacher. Nagre-report. So ito po, lakad na tayo. Oh yan, mga kasama, oh, wow. Wow. Hindi po ito ganito dati eh. Ayan o, asama, ang luwag o. Pwede nyo pong balikan yung mga nakaraang vlog natin, hindi ganito, ayan o. So, mga asama, inilagay na nila yung bricks. Dati po wala to, makapansin nyo, lupa yan eh. Lupa to. Tapos medyo masukal pa po rito, maraming halaman. Ililink down below ko po yung mga lumang vlog natin dito na pinakita ko po itong lugar na to. So, ayan mga asama. Ang luwag na o. Sabihin, tinuloy-tuloy po nila yung construction hanggang ngayon eh, mga asama po tayo rin na nagtatrabaho. So nilagay na nila yung bricks. Ang ganda mga asama oh, luwag. So mga kasama, nung huling punta natin dito, nung January pa, so in-update po natin, ito pong lugar na yan, meron pong antabay na backhoe dyan na naghuhukay dahil po sa ginagawang drainage na ito. Marami po pong tambak ng lupa kung di ako nagkakamali. So yung mga kasama, ito nga, ginawa nito, nilagyan nila ng malalaking pipes para raw po iwas apaw na rin, kasi umaapaw po itong ilog Pasig, para raw po hindi talaga
babaha rito sa lugar ng Aroseros Park makasama. Kaya niready na nila. Kasama po sa pagsasagawa ng haba na esplanade, inayos din nila yung drainage na itong kahaba ng Riverside. Ay, masama gawa ano. Dati po may tambak dyan. So ito mga sama, lapitan na natin. Lagyan na ng protection yan. Para dyan pupunta yung tubig. Hindi po aapaw itong Riverside Esplanade ng Aroseros Park. Ayun po yung Ayala Bridge. Oh. Hanggang dun po yan. Inaayos nga lang daw po yung parang kasunduan dun sa parting yon. Sana po pumayag na raw yung gobyerno, local na gobyerno. Para dyan, para payagan na silang hanggang dun dugtong ng Ayala Bridge itong ginagawang esplanade mga kasama. Kung tinuloy na rin nila yung pag-asaayos at paggawa na itong drainage, tuloy-tuloy na po sa trabaho. Yan po yung mga bako ngayon. No? Ayun, kitang-kita po, tinutusok ngayon yung ano, yung poste ng esplanade. Yung magiging pundasyon. So yung mga sama ito ha, ito tinutusok na nila sir. Ayan o. Binabaw na po nila. Hindi po madaling trabaho yung ginagawa nila. Ayan o. Baga si easy patin pa po nila yan. Binabaon nila, yan na yung sa riverbed yung poste. Bumalik lang daw po sila nung GCQ na. So mga 2 weeks po siguro max itong kababalik lang po nila rito. So, yung masama, confirm sa likod ko. Katrabaho pa rin po DPWH at kasama namin sa the local government of Manila sa pagpapaganda po nitong Pasig Riverside sa paglagay ng esplanade mga kasama. At yun nga po, katulad ng mga naging matagumpay na esplanade sa Iloilo, sana maging ganun din po ito. Sa Iloilo po may mga groups sila ron, kung di ko nagkakamali, sa mga kasama natin sa Iloilo, good job po yung local government nyo, yung malaking bagay po yun, yung Bakawan. Malami pong benepisyon. So yan, masama. Nakaka-relax dito sa lugar na to. So masama nga. Hindi ko alam kung na-picture ko na to. Meron po rito parang napatawag ito, signage na tumulong po yung JICA, yung Japan. Japan Official Development Assistance. At ang ayan oh, at ang DBWH nagkaroon po noong 2017 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 3. So yun, masama. So iba pa po to, malamang sa malamang po tapos na 'yon. Ito po siguro 'yon, itong mismong pader na to. Pero iba na po to, panibagong proyekto naman po to. At imagine niyo po mga kasama pag ito'y natapos na, malagyan ng bench diyan. At wag lang magkakala talaga mga kasama yung mga dadalaw dito. Unahan na natin, tulong appreciate po natin yung ginagawa ng gobyerno na pagpapaganda ng lugar. Ang gagawin po natin mga mamamayan isa pangalagaan na lang, maintain. At wag bababoy mga kasama kasi sarili po natin din pondo yan at pera para mo na rin pong sinira yung bahay mo at dumihan yung bahay mo. Ganun lang po kasimple yun mga kasama.
nakita natin yung kalagayan ng Pasig River doon nung isang araw. Pandan Jones Bridge. Dito po, doon nakaraan, maitim. Ngayon medyo greenish. Pero yan, may mga lumulutong pa rin basura. Mga sama. Hindi man po ganun kadami. Ang nangyari po kasi doon na naiipon, banda doon sa Jones Bridge. Kasi marami na pong parang nai-stack na sila ron. Dito, tuloy-tuloy yung lutang eh. Mga water lily or water hyacinth. Mga basura pa rin. So yun nga po, panawagan pa rin natin, lalong-lalo na sa mga kabataan na nanonood, kayo po yung generation na sana maiayos po natin yung ating bansa. Kayo po maging habitual na yung pagtatapon at segregation ng basura. Huwag natin itapon sa ating mga waterways at babalik po rin sa atin yung ginagawa natin na yan. Mahirap po ang pag-angkalikasan ng nagbalik ng problema sa atin, mga asama. Mas malala, baka hindi natin kayanin. So yung mga asama, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa panibagong update dito sa Maynila, particularly dito sa Arroceros Park sa ginagawang extension. Padiretso po yan, Jones Bridge hanggang dito po sa Ayala Bridge, yung ginagawang Pasig River Esplanade. So mga asama, maraming salamat sa pagsama. Kung nagustuhan nyo po itong video, inaanyahan ko po kayo mag-like, comment, and subscribe. Hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago naman tayong video. Maraming salamat po mga asama. Sa mga magpapa-shoutout po, comment down below lang. God bless po, tiwala at malasakit, and see you po sa next vlog update.